So good morning sa inyong lahat na naman. So andito na naman po ako sa aking bonsai garden. Saka nag-alaga din kami ng manok. So natutuwa ako kasi may pito ng itlog. So this is a dwarf chicken. Tingnan Birama siguro yung pangalan. So yun ang itlog. Tapos kanina lang early morning may nagpunta na naman dito. Dalawang babae is nag-auto pa ba? May sasakyan. So akala ko ano sila ng bonsai is nakita pala nila yung post ko regarding the eggplant yung nakuha. So sabi nila apat daw sila. So bigyan ko ng tag-sampo-sampo. Bali apat so 40 na seedlings. So mga around 200 plus na lang ang naiwan dito sa aking bonsai garden na mga eggplant seedlings. Then ang isi-share ko ngayon sa inyo is also late afternoon nagpunta dito yung isa ka kaibigan ko, binigyan ako ng yung olive oil na galing sa olive. So binigyan niya ako, nakikita ko sa inyo kasi sa tingin ko isa parang maganda yung resulta sa pag-inom ko. Siya ang tuturo sa akin, si Sir John. Isang foreign national. So pakita ko sa inyo yung yung binigay niya sa akin. So dito tayo. So habang mapakilala ko itong binigay niya sa akin is magupit na ako ito akong bonsai materials. So ito yung is a Filippo Berio extra virgin olive oil for salad dressing and flavoring. Maganda daw ito sa arthritis. So gawin ito siya para for salad, but may benepisyo din ito na pwede panggamot. At saka binigyan din ako ng isang buti na peace oil. So pakita ko sa inyo. Then na research ko, ang dami pala niyang ma-cure or makatutulong ito sa pang kalusugan natin. So if ever duda kayo, pwede naman ninyong i-search yung mga benefit na makukuha nito. So para makita nyo, ipo-focus ko. Then after that, magawa na ko itong aking bonsai materials. So unahin itong peace oil. So ito ang peace oil na binigay niya sa akin. So itake ko daw ito once a day and it is 400 softball tablet ng laman or capsule. So ito ang peace oil. So mas siguro may marami itong mabibili nito. Tapos ito naman yung binigay niya sa akin na yun din ang ginagamit niya. Tapos nakatutulong sa pagwala ng arthritis niya. So yan. Hindi man maklaro. So try ko ilagay na lang kasi mubliri itong kamera ko. Yan. So yun ang itsura niya. So I think hindi naman siguro ito masyadong mahal. Siguro sa mga 150 pesos ang butilya nito. Pati ito siguro mura lang ito na siguro sa mga 200 yung bottle nito. So sa ganito kasi may nasesearch ako isa may mga piki din, so mag-ingat kayo sa piki ha. So alamin ninyo kung it's legit ba, hindi ba piki. So yan. So balik na tayo sa bonsai. So yun lang ang before I forget na. So basta sa gusto kung duda kayo, search na lang itong dalawa kung anong mabibigay na benefit itong dalawa sa aking katawan. Okay, kasi ako at least 2 teaspoon ang na-consume ko yesterday and today. Ang pakiramdam ng tuhod ko is nawala naman yung sakit. So hopefully mag-cure nitong aking tuhod. So balik na tayo sa bonsai. So itabi ko na lang muna ito. So ito na ang ititrim o isi-share ko muna ngayon sa inyo. Ito isa puno na ng ugat. So candidate na ito for repotting. Dali lang. Naglusot na sa ilalim. Kaya
i-trim ko ito, then after siguro pag ma wala na nang kuan, mainit na ba, time na iriripat ko ito. Kasi mahirap magripat yung basa kaya ng lupa, yung tama-tama lang. So itong materials, matagal ko nang sinesearch kung anong pangalan nito, wala pa lumabas na pangalan, parang ipil-ipil. So itong mga natitira na mga kinating ko, itatanim ko rin yan. Pero ang problema nito, maganda itong materials, kaya lang hinay kayo magtubo. Pero if ever ito ang maging malaki, maganda ito, basta marunong ka lang mag-form. So this is my mother plant. And nakuha ito doon sa Cebu, yung kaibigan ko din. Galing daw ito sa ibang bansa. Yun ang sabi niya, mahilig sa bonsai, from taga Cebu ba, si Arthur. Yung so everyday, ito ang ginagawa ko, magpakain ng alaga naming manok. Yung dalawang silkin, naglaroy-laroy, kasuroy-suroy. Then, isa-isahin ko ng tuyok-tuyokan na niya akong bonsai. Tapos kung may makikita ang kailangan gupitan, gugupitan ko na katulad ng ginagawa ko ngayon. So, dali lang, igo naman siya, kuhaon yung mga tumoy. So yun na, tapos na. So ito lang muna ang masishare ko sa inyo. Yung iba, hindi ko na mapakita kasi taas na kaya akong video. So sa palagay ko, parang okay na. Ay, may gamay pa. Pwede ko sa nalimutan. So kailangan mabusisi tayo sa paggupit kasi pag may malimutan, disigwapo na. So para sa akin, nagkagandahan ako nito kasi unusual yung itsura niya, parang ipil-ipil. So by the way, before I end this video, face oil. Asaka olive oil. So subukan lang ninyo ito, baka makatutulong ito sa inyong kalusugan, lalo na sa arthritis at saka sa may problema sa heart, liver, saka kidney. So hindi ko lang masabi because I am not a doctor. So ang sa akin lang is sinishare ko lang kasi sinishare lang man din ito sa akin. So isishare ko na lang din. So kayo na ang bahala mag-research kung anong maitutulong ito sa atin. So ito lang ang masishare ko sa inyo for this morning about my what we call olive oil and apis oil, and also for sharing my bonsai nga walang pangalan until now. Hindi ko pa alam kung anong pangalan ito, so sana may makatuturo sa akin kung anong pangalan nito. So again, maraming salamat for this morning. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye!